Ako ito yung allergy ko kahapon, halos maghapon. Na panay ang singa ko at saka hatching. Sobrang sakit na ng ilong ko. Kahatching kasi singa. Yeah, medyo ganito yung mata ko ngayon, no. Tsuma pula. 8 ng umaga na dito sa Italy. Tulog pa yung mga anak ko tsaka si Mrs. Kaya magpe-prepare ako ng almusal para sa kanila. Para pagising nila yung okay na kasi Sunday ngayon. Kailangan ni medyo masarap yung almusal nila. Maghahanap ako dito sa stock namin. Ano pwede lutuin. Medyo namamaos nga ako dahil sa allergy ko kahapon. Gusto kasi ito ng mga bata. Pag Sunday, gusto nila noodles yung ano nila. Yung almusal. Kaso parang wala yatang noodles ko. Isa na lang yung noodles ko. Sige ko bibira kung makabili ng noodles dito. Sa yung bilyan, basta-basta nga nakakabili. Gawin na lang yung maling para sa kanila. Makain na din sa ito. Medyo pinitin lang yung babae ko. Hindi basta-basta kumakain yung ano. Nang alam niya yung panlasa, kahit pag nag-iba lang yung brand, medyo hirap siyang kainin, pero pinipilit niyang kumain siya. Kaya ito, pe-prepare ko na lang yung lutuin namin. Kasi dito, yung nakasanayan namin dito sa Italy, bibihira kaming mag-almusal ng heavy. Lagi lang ano yung may kape, cappuccino, gatas, or mainit na te. Bibihira kaming mag-almusal ng kanin, o ganyan sa Pilipinas ng champurado o pansit. Pag-almusal, yung malimit ang pagpunta, hindi tayo sa labas. Dito, ganun kami na kape sa amin, biskuit, okay na. Eh, ngayon, at least may time naman sa pagluluto. Luluto tayo ng almusal nila. Ito, yung maling, kumbaga, kung ano dyan, maling to. Ibang brand lang siya. Tapos ito luluto nila, magpiprito lang tayo ng itlog. Tapos may sandwich naman. Tapos itong chicken noodles, iisa na, hati na lang yung dalawang bata. Tapos yan yung magkakape. Tapos may kaunti akong natirang kanin kagabi. Sasangag ko na lang para maalusan na rin. Sayang eh. Prepare naman natin yung para sa sinangag. Ang
nagsasangag ako, hindi na ako nagbibisa ng bawang. Kasi meron akong galing dyan sa Pilipinas. Ganito ng Pilipinas, yung fried garlic na bibili natin sa palengke. Lalagyan itong fried garlic ko na galing sa Pilipinas. Tapos huli ko. Nakita ang bahaw. So, prepare naman ako ng Italian coffee, dito namin niluluto yung kape. Siya. Ano yung papano ha? Ito, nilalagyan namin ng ano ng tubig. Ito siya. Huwag masyadong punuin kasi maawas pag sobrang puno. Yung nilalagyan na to. Dito nilalagyan yung tubig. Papatong mo ito siya sa ibabaw. Yan. Saka naman lalagyan ng powder na purong kape ito. Yung tawagin dyan sa Pilipinas. Sa Batangas ito yung kaping barako pero maraming nabibili yan dito. Yan. Tapos isasara mo siya. Lalagyan mo naman itong isa na ito sa ibabaw. Tapos saka natin isalang dun sa apoy. Hanggang sa kumudo siya. Wala to siyang laman. Diyan aakyat yung tubig na nilagay natin dun sa baba. Dito. Aakyat din siya diyan. Yung pinakakape diyan pupunta. Bali masasala na yung pinakakape na lang yung pupunta diyan yung powder. May iiwan sa baba. Ayan na guys. Kumukulo na yung kape natin. Gaya kanina sinabi ko, yung pinakakape aakyat siya sa taas. Di ba kanina wala siyang laman? May inaitar ko. Ayun, narito na siya. Ayun, umakyat siya. Yan na yung kape. Lumalabas siya dyan sa butas. So, yung parang bumubula na yon. Dyan, umakyat yung tubig. Sinala niya yung powder. Akyat dyan. Ngayon, tatabi ko muna tong kape na to. Pwede siyang ganyan na. Para may ng Italiano dito kami. Pwede na namin inumin yan. Kumbaga matapang na kape, yung kaping barakong tawagin. Pero hahaluan ko siya ng gatas ngayon. Kasi medyo ninenervyos na. Sobra na sa kape. Ayan, luto na rin yung silangag ko. Hahanguin ko na rin. Kami dito, bibihira kami matapag almusal ng ganito. Dito sa Italy ng heavy na kanin o kaya sinanga kasi nga malimit. Tapos ito, magpapainit ako ng gatas ng fresh milk sa ibang lalagyan para sa amin ni Mrs. to kasi hahaluan namin nung kape na niluto ko rin. Lalagyan namin ng ganito. Lalagyan nila ng ganito. Para sumarap naman. Yun lang lagi nilang ang lumusal. Minsan Kellogg's. Kaya gatas at saka biskuit rin sila pag umaga. Hindi kagaya ng dyan sa atin sa Pilipinas. Na kanin yung mga heavy pag almusal yung kinakain ng mga bata. Pumulo na yung gatas, Ito yung gatas, yung kape kaninang inano natin. Yan. Ate kami. Masukal namin, naubos na yung nasa sachet yung asukal. Kasi para sukat yung paglalagay ng asukal. Medyo mahina pang boses ko kasi yung kapitbahay tulog pa dito. Konting ingay lang, lalo linggo. Rinig na rinig kasi sila.
Karamihan sa kanila late ng gumising o bumangon. Yan guys, luto na yung breakfast para sa kanila, kaya pwede nang tawagan para makapag-almusal na. Ito na yung niluto ko, tingnan nyo. Yan na yung almusal natin. Yan, kaprepare na. Yun yung gatas na may kape, yung gatas na may chocolate. Oh, yung sinangag natin. Yung itlog, tsaka maling. Tapos para sa dalawa, kasi ayaw nila ng sinangag, may isang noodles ako. Yung niluto ko. Kaya, umpisa na namin yung breakfast. Thank you, God. Thank you.